Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Kaya hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. The letter coming from Mr. Richard Cruz and Mr. Jojo Nones, and I believe that the statements that has been stated here in this letter are unacceptable, since I believe that sabi niya dito, please be informed that we are not employees or part of the management of GMA or Sparkle Artist Management Agency, which are the right persons to discuss on the policy of the television network and or artist management agency in relation to complaints for abuse and harassment filed before them. Most importantly, we are currently respondents in the criminal case filed by Sandro Mulak for alleged sexual harassment or sexual abuse. At the onset, we deny all the accusations against us. We hope this honorable committee will respect our decision not to attend in this hearing. I just would like to give a piece of advice to these two gentlemen. Alam niyo, pagka inibita kayo sa Senado, huwag niyo i-preempt yung aming mga tanong. Okay? So, Mr. Chair, I think this letter is totally unacceptable, and I move that subpoena them at testificandum on the next hearing. Meron po tayong motion na mag-issue po ng subpoena. Meron po bang tumututol? I second the motion of Senator Junger. Ito po, ibig sabihin, ang motion po ay approve. Mag-issue po ng subpoena ang komite. Meron po po kayong gustong idagdag? Who else were invited and did not attend? Sir, the committee also invited, hold on, Star Magic, but its president, Mr. Laurenti Jogi, also sent us a letter of regret because he's out of the country. We also sent an invitation to Cornerstone Entertainment. That's all, sir. What did they say? Cornerstone acknowledged the invitation, but they have not gotten back to us. So there was no... What about Mr. Sandro Mulak? We also sent a letter of invitation to Mr. Sandro Mulak, and it was his father, Mr. Nino Mulak, who reached out to us. But he's not the party involved. Sorry, sir? He's not the party involved. It was his son who is involved. Same motion, Mr. Chair. Good morning. Good morning, Honorable Committee. I am Attorney Sharina Quintanilla Raz. I am representing Sandro Mulak. We actually have a letter of regret explaining his absence for today. It is known naman na Sandro has just undergone something that has inflicted emotional and psychological trauma. So he is not in the mental and emotional state to be attending a hearing now. And actually, the NBI is currently conducting psychological and emotional assessment on him. So it's not really advisable for him to be present right now. But the father is here. So do you have a medical certificate to prove it? Do you have a medical certificate to prove it? The NBI, justify his absence. The NBI is also here. No, I'm asking you if you have a medical certificate coming from a doctor. Right now, Honorable Senator, we don't have. How can you determine that he is not physically or mentally fit to attend this hearing? That is something, Your Honor. That was the recommendation of the psychologists of the NBI. Yes, this committee needs the medical certificate for him to be excused. I would defer to the NBI on that, Your Honor. Perhaps if you do not have any medical certificate to prove that he is unfit to attend this hearing, fair is fair. We will also have to subpoena him.
Your Honor, I hope you also understand, Your Honor, what he just went through and yes, I understand. That's why I'm asking for a medical certificate coming from a qualified doc physician. I would defer to the NBI on that, Your Honor, because they're the ones conducting the psychological. NBI are not doctors. They have a psychiatrist. All right. Give it to me. Attorney Marie Catherine Nolasco Villegas, pwede pong paki-ayos lang po yung mga pangalan. Hindi ko po masyado makita. Baka hindi ko po kayo makilala ng tama. Paumanhin po. Sorry. Illescas po. Illescas po. Illescas. Yes, good morning po, Your Honor. Noon pong nagpunta si Mr. Sandro Mulak sa aming opisina, minabuti po namin na magkaroon siya ng psychological examination para malaman kung fit makapagbigay ng statement sa aming tanggapan. Base naman po sa naging findings ng aming Behavioral Science Division, although fit siya, mentally fit siya para magbigay sa amin ng statement, he was advised na recommenda po ng aming tanggapan ng aming Behavioral Science Division na from him to cease from using his social media accounts and limit his public exposure as it may exacerbate his symptoms po. So, nililimit po yung kanyang pagsalita sa publiko po. Advice po ng aming Behavioral Science Division. Yun po yung sa Behavioral Science Division po namin. Yun po yung nag-analyze ng kanyang mental. But he was mentally fit when he gave sworn statement. Fit naman po siya para magbigay ng statement sa amin, sir. Yeah. You think he's physically fit or mentally fit to attend this hearing? Right now? Right now po, pwede hong magkaroon ng implication sa kanya kasi every time na nire-relate po ang mga ganyang sitwasyon ay nagkakaroon ng epekto po dun sa tao po. So, as much as possible, nililimit po yung kanyang exposure sa mga ganitong mga paglalakad ng mga nangyari po. Next week, pwede na siya? Actually po, we have to refer po to dun sa aming BSD kasi he's still undergoing po ng mental evaluation. Patuloy pa rin pong meron siyang mental evaluation na ginagawa. Okay, I withdraw my motion to issue a subpoena ad testificandum against Mr. Sandro Mulak. Meron po tayong pag-withdraw, so wala na po yon. Maging kalmado na po kayo at pati si pare kong ninyo. Namumutla ka na tol, sumuntubig. Pare ko, kasama mo ang alam mo namang artista din kami. At medyo gusto ko, pare, okay ka ba na umattend ngayon? Gusto mong pa blood pressure o then sa edad natin, pare, talagang kailangan na natin ginagawa yun. Okay ka, pare? Okay. Mr. Chair, baka gusto niyang magsabi any opinion, remark or statement? Magpagkatapos mo, kikilala namin ko lang kung baka may tanong na po kayo o okay na po. Mr. Chair, meron bang opening statement si Mr. Mihilak? Pare ko, may gusto ka ba sabihin? Pakilayo nga muna po yung pagkain sa kanya. Salamat sa pinatawa mo ako. Magandang hapon po sa inyo lahat. Magandang tanghali po pala sa inyo lahat. Ako po si Angelo Jose Rocha Mulak o mas kilala sa pangalang Ninyo Mulak. I have been in this industry for 50 years now. Ako po ay 52 years old pero nagsimula po ako nung ako po ay 2.5. Kaya halos buong buhay ko po ay inilaan ko na sa industriyang ito. At hindi naman po siguro lingid sa kaalaman ng karamihan. Ang pamilya ko po ay talagang
dito rin umiikot ang mundo sa industriyang ito, no? Ang aking ama ay si Alexander Mulak, na isang producer. At siya rin po ay naging chairman ng Philippine Movie Producers Association, na nag-design ng scaling system ng sharing ng sinihan at ng producer. Yun po yung naging kanyang ambag sa industriyang ito, no? Ang aking nanay ay isang artista rin. At si Amalia Fuentes po ay siguro po ay kinilalang ng Queen of Philippine Movies. So si Aga Mulak, si Arlene Mulak, Almira Mulak, si Alonzo Mulak, si Atasha, si Andres. Talagang dito umiikot yung mundo ng mga Mulak. Bilang ama, I may not have been a good husband, you know. I may not have tried my best to be a good husband, but I can proudly say that I did my best. Or I did my best to be a good father sa abot ng aking makakaya. Yung mga anak namin, tinuruan namin maging magalang, maging marespeto. Si Sandro, nung nagsabi siya sa akin na gusto niya mag-artista, sabi ko, sige, pero hindi kita tutulungan. Alam ni Miss Annette yan, sinabi ko sa kanya yan. Hindi kita tutulungan, wala akong tinawagan na kahit sino na para makapasok siya sa industriya. Nalaman ko na lang nag-audition na siya. At nagulat na lang ako isang araw, biglang sinabi niya pa, natanggap ako ng Sparkle, nakuha siya ng Sparkle. So, proud naman ako na pinagdaanan niya yung gano'n. Na alam ko, katulad ng ating mahal na Senador Robin Padilla, dumaan din sa ganyang, sa pagiging stuntman, di ba? Kahit na may kotse siya, pagka may taping siya, sumasabay siya sa service, para walang special treatment. Ganun kababa yung loob ni Sandro. Very meek, very tahimik. At saka sobrang mahal niya talaga yung trabaho niya. Kaya talaga ako nasaktan nung kinuwento niya sa akin yung nangyari. Kasi para makita mo yung anak mo na nanginginig at hindi niya halos mahawakan yung telepono niya. Nung kinuwento niya sa akin, Yung ginawa sa kanya, lalo na si Giorgio Nones po, katrabaho namin ni Senza, walang matigas na pulis sa madilik na misis. Siya po yung head writer namin at sobrang galang ko sa kanya, sobrang respeto ko sa kanya. Pag kami, mga events kami, ako pa yung unang lumalapit sa kanya. At Sir Jojo pa nga ang tawag ko sa kanya yun, di ba? Alam mo naman yun. Kaya, hindi ko talaga matanggap na nagawa niya sa anak ko. Yung isa naman, hindi ko naman siya kilala. Kailan ko yun lang siya nakilala nung nangyari na yung insidente. Pero, sobrang sama ako yung loob ko talaga kay Jojo noon. Makita niyo lang po yung anak ko talaga. Kung paano niya kinuwento sa akin. Tapos nalaman ko pa na bago niya kinuwento sa akin, kinuwento niya muna sa kapatid niya, si Alonzo Mulak, na dating child star din. Sabi sa akin ni Alonzo, na sinibento siya na po yan na nasa, ay bro, sana wag mangyari sa inyo, nangyari sa akin. Sa kanya kasi uno sinabi ni Sandro, yun ang nangyari. Kasi sa akin, yun. Nakakasama na lang talaga ng loob dahil kung kaya nilang gawin hindi ka naman po binubuhat yung aming bangko, pero sa isang pamilya na talagang malaki na ang naging contribution sa industriyang ito. What more sa iba?
Ba't mo sa mga baguhan? Hindi ko naman sinasabi talaga may ginawan sila na iba, pero di po ba kung nakaya na lang gawin sa isang pamilya na talagang naka may pundasyon na sa industriya ito at po sa iba. Kasi ngayon binabaliktad pa na rin yung sitwasyon. Hindi ko sinasabing GMA, binabaliktad niya na Jojo at ni Richard yung nangyari sa mga comments nila, sa mga press release nila. Yun lang, nakakasama na loob na kasino pa yung may sala. Yun pa yung nagagawang magbaliktad na story. Kahit sino naman sigurong ama or magulang, ganito rin ang mararamdaman. Para kay Sandro. Ngayon po, right now, he's undergoing counseling. Di po na magkita ng NBI, pero nandun po si Sandro ngayon sa NBI, sa Behavioral Science. Right now, he's undergoing counseling. Yun na po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagpakita ng concern kay Sandro. At maraming salamat din sa ating mga mahal na senador na nagbigay ng oras para mag-attend din sa hearing na ito at sa lahat ng mga concern. Salamat po. Yun na po. Mag-suspend muna tayo ng 1 minute po. Opinion at ang statement ang GMA 7. Opo. Your Honor, good morning. Thank you very much. Attorney Ana Teresa Gozon Valdez. Opo. Senior Vice President, Programming Talents Management Group, GMA Network. Ma'am, boss. Good morning po. Thank you for this opportunity. At the onset, I would like to reiterate that GMA does not condone, it also does not tolerate any acts of sexual abuse or harassment. We already submitted to the committee our code of conduct and our policies against sexual harassment and procedures against that. So that being said, when this matter was first brought to my attention, tinawagan po ako ni Mr. Nino Mulak. And that day, there and then, nakipag-meeting po sila sa akin. And our first concern, of course, was the well-being of Mr. Sandro Mulak. We immediately asked them if they wanted counseling services, and we facilitated their first counseling services. At that point, katulad nga ng sinasabi ng lawyer nila, they are very traumatized and they requested for extreme confidentiality. Ayaw nga nila pong magkwento kahit kanino, kaya I am not at liberty to even divulge anything that they have told me. Sa katunayan nga, hindi sila nagpapa-interview kahit na kanino because they value their mental health and well-being very seriously. That being said, itong events na nasa media ngayon at social media, nangyari ito outside company premises, and although it happened not during an official event, we believe that GMA can take notice of it because the three involved are under contract with GMA. And nung nag-file nga sila ng HR complaint within GMA, and when we saw the allegations, we immediately took jurisdiction over it as an admin case because we feel that there might be a sexual harassment case. So what we did was we immediately issued a preventive suspension order to the two being accused by Mr. Sandro Mulak. And now we are waiting for their reply because, of course, we follow the procedures of due process, which is under the Constitution. So iniintay po natin yon, but rest assured that we will conduct a fair and thorough investigation, and we will follow the code of conduct and the corresponding penalties if ever the results would warrant. So
as of now, we were in constant communication naman with Mr. Nino Mulak and Sandro. In fact, I think we met face-to-face mga 4 times to be able to give them advice. And yun nga sinabi ko, they can file an HR complaint with GMA. At nung pumutok po to sa media, na hindi rin kasi nila inaasahan eh, na pumutok to sa media, nag-advise na rin ako sa kanila na baka gusto na rin nilang mag-file ng criminal case. Kasi nga, nandyan eh. At the onset kasi we were very careful to keep things confidential para sa well-being ng family and ni Mr. Sandro Mulak. But because of all the social media attention, I think na, yun nga, I advise them that they consult with their lawyers and see if they want to file a criminal case. And I think yun naman ang ginagawa, which is, I think, the best so that we will be able to really get to the truth and so that justice will eventually be done. Ma'am Annette, malinaw po na yung dalawa sinasabi niyo po na sila ay hindi regular. Hindi po sila regular employees. Opo. Ano po ba yung sa para po sa kaalaman? Kami po kasi naiintindihan po namin yung contractual eh, sa pelikula at sa television. Pero sa mga kababayan po natin, hindi po nila naiintindihan yung ano po ibig sabihin sila po ba may opisina po ba sila sa GMA? Wala po silang opisina. Ano po yung kaugnayan nila? Parang finished product na po ang binibigay sa inyo? Opo, si Mr. Jojo Nones po ay director ng isang soap opera ngayon. Si Mr. Richard Cruz ay creative consultant sa drama. Depende ho dun sa soap opera. Hindi po sila regular employee, sila po ay tinatawag na independent contractor because they are persons whose skills and expertise are very specialized and the method and manner by which they perform their task or their job is not under the direct control or supervision of GMA. Parang output-based po. Hindi po pula 9 to 5 na tinatawag. Hindi yung gano'n. Yung may concerned ano ba tawag po doon? Time in, time out, gano'n. Opo. Pero despite that po, nasa contract nila that they are bound by the policies of GMA and that would include the code of conduct. Kaya po ay despite the fact that they are independent contractors, we can still take jurisdiction over the HR complaint filed by Mr. Sandro Mulak and we can still apply our code of conduct to this case. Apo, ibig niyo pong sabihin, halimbawa po, kapag ka nagkaroon po ng pagnilitis sa korte, katulad po ng sinabi kanina ng ating idol senator, na hindi po ito korte. Hindi, wala po tayong nililitis dito. Linaw-linaw po ng sinabi ng ating senador. Kaya, aasahan po ba namin na pag kayo po ay nagsagawa na po ng inyong sariling investigasyon, dahil gumagawa po din kayo ng sariling investigasyon, at kung ano man po ang magiging investigasyon ng NBI, tutulungan niyo po ang hustisya. Hindi po si Sandro, ha? Ang hustisya na makuha po ang hustisya. Opo. Of course, Your Honor. Opo. At bilang meron pong mga pulisya, meron pong mga sinusunod sa GMA na talaga pong pinalalakas nyo yan. Yung ibig pong sabihin natin, yung moral, yung morality, lahat. Opo, lalong-lalo na po yung ayaw natin yung mga ganyan na merong sexual harassment. Sa ano. Naniniwala po ako na tutulungan nyo po. Halimbawa, pag napatunayan po na meron talagang kaso. Of course, we will get the consent first of Mr. Nino Mulak and Mr. Sandro Mulak, but we can furnish your honorable office with the results of our investigation. Maraming salamat po, Senator. Meron po kayong po. Well, Mr. Chair, going back to Nino, no, I saw them personally kung gaano ka kasakit para sa kanila. Ito, very traumatic. Noong nakita ko nga po yung bata talagang nanginginig. At talagang hindi niya alam kung paano i-approach ito. Head on nila or how will they, you know. Siyempre, nandyan, Mulak. Ayaw nila madama yung buong pamilya. Kaya nga sabi ko, this is very sensitive. At
dapat talaga ma-handle ng tama. Kaya yung, if you're going to invite Sandro here, baka additional, kumbaga, pain na naman para abutin niya yun or whatever trauma na abutin niya. Yung kay Jojo Nones and the other guy, dapat siguro, they should be here at sagutin nila. Blow by blow, kung kinakailan, kahit na executive session, but at least para maiwasan at hindi na mangyari ulit ito. Very painful, talagang masakit, at when Nino approached me na kung pwede bang makausap ang sa GMA, sabi ko, don't worry, hindi nila ito tolerate yan. And hindi nila kukonsintihin yan, so don't worry. Kaya binigay ko yung number ni Miss Annette. At kaya masasabi ko lang, so ninyo, basta tayo yung, ako yung mahanga sa inyo at kayo'y nanindigan dahil yung tapang na ito, hindi para lang sa inyo, no? Ito'y para sa lahat ng mga kapatid natin sa industriya para maproteksyonan, and you should avoid this na to happen again. So, yun. Thank you, Mr. Chair.